Boxing update mga tol, pagharap ni Naoya Inoue versus Luis Neri. Dedepensa ni Naoya Inoue ang apat na belt sa super bantamweight. Nabigo si Tapales na talunin si Naoya Inoue. Ngayon naman susubukan ni Luis Neri ang tibay ni Inoue. Gaganapin niya po ang laban sa Tokyo Dome. Sabi ni Inoue mga tol, motivated siya na manalo ngayon dahil sa Tokyo Dome gaganapin ang laban. Hindi raw niya bibiguin ang mga kababayan niyang Hapones. Siguradong magtatagumpay daw siya ngayong May 6. Kaya abangan po natin yan mga tol, bakbakan ng isang Japanese at isang Meksikano. Si Sean Gibbons nga po ang kasama ni Luis Neri mga tol. Dito natin makikita na matibay talaga si Sean Gibbons. Pagdating sa mga malalaking laban laging nandyan. Kumbaga sinusubo ni Sean Gibbons yung magagandang laban nakadepende na lang sa fighter kung kayang may panalo. Maraming fans nga po ang nagsasabi na pinapakain daw ni Sean Gibbons ang mga Pinoy fighter. Pero kalokohan yan mga tol dahil hindi niya pinapakain. Binibigyan niya ng magandang opportunity. Kaya dapat ang mga boksingero natin may panalo nila ang laban. Wala na pong kasalanan si Sean Gibbons dyan kung sila man ay matalo. Ang kagandahan kasi kay Sean Gibbons mga tol binibigyan niya ng malaking oportunidad ang mga boksingero natin. Kasi yan ang hinahanap ng mga boxer mga tol, malaking laban. Kaya bahala na rin ang boxer na mag-training para manalo. Ang trabaho ni Sean Gibbons dyan, bigyan sila ng malalaking laban at opportunity. Kaya ngayon mga tol, ito rin ang gagawin ni Luis Neri. Kailangan manalo kay Monster Inoue. Pero maraming fans nga pong nagsasabi na matatalo pa rin dyan si Luis Neri. Magbibigay man siya ng magandang laban pero sa bandang huli si Monster Inoue pa rin ang panalo. Pero malay natin mga tol, may power din si Luis Neri. Kung magkamali ng kamada itong si Inoue, pwedeng ma-upset. Ito na ang pinakamalaking laban ni Luis Neri kaya hindi dapat sayangin ang pagkakataon. Kaya abangan po natin yan mga tol ngayong May 6 bakbakan sa Japan. Samantala, Cuadro Alas Casimero nagre-relax nga po sa kanilang lugar sa Ormoc. Kung itong si Inoue naghahanda sa malaking laban, puspusan ang training. Si Casimero naman mga tol nagre-relax muna nag-aantay ng malaking laban. So maraming fans nga pong nagsasabi na si Casimero lang ang magpapahirap kay Naoya Inoue. Sa ibang banda naman, Timothy Bradley sinabing hindi matutuloy ang laban ni Ryan Garcia versus Devin Haney. Hindi raw magandang kondisyon ngayon ni Ryan Garcia, kaya hindi raw magtaka si Bradley kung mag-pull out itong si Ryan bago pa ang laban kay Haney. Hindi naman daw kasi nagte-training ng maayos ngayon si Ryan Garcia. Parang ayaw daw ni Ryan lumaban pero napipilitan na lang dahil sa malaki ang kikitain at superstar ang datingan. Mas nag-e-enjoy daw si Ryan Garcia sa buhay ng isang celebrity kumpara sa buhay ng isang fighter. Kaya tinawag niya si Ryan na hindi siya fighter, isa itong celebrity. Kaya may babala si Timothy Bradley sa mga boxing fans. Huwag daw umasa dito kay Ryan Garcia dahil hindi siya nagre-training ng maayos. Pero sabi naman ni Ryan mga tol, pakulo lang ang mga ginagawa niya ngayon sa social media. Nagte-training naman daw siya ng maayos at nakanda ito sa April 20. Pero kung gusto mong pumusta sa laban mga tol, syempre doon ka na sa sigurado. So mamili na lang kayo dyan kung sino ang tingin nyong manalo, Devin Haney o Ryan Garcia sa April 20. Samantala laban din ni Pacquiao sa April 20 kontra Buakaw. Nag-aanda na rin ng todo si Buakaw, kondisyon ang katawan niya laban kay Pacman. Pero nakanda rin si Pambansang Kamao mga tol at nag-e-ensayo din siya kasama ni Coach Buboy Fernandez. Okay mga tol, yan lang muna ang balita natin sa ngayon. Maraming salamat po.